Alright, magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig po dito po sa ating reaction video. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito mga kaibigan ay ito pong si King Lux. Alam niyo po mga kapatid, batid natin na 7 buwan na nawala si King Lux sa social media. Marami ang naghanap sa kanya. Marami ang nagbigay ng agam-agam, marami ang nagbigay ng pagkabahala at pag-alala kung ano ang nangyari sa kanya. Pero sa mga nakita natin, bigla na lamang binulaga tayo ng isang magandang comeback. Ito po yung pagbabalik niya kung saan 2 video ang kanyang na-upload. Una, yung kanyang paliwanag kung bakit nawala siya. At ang pinakamaganda rito, itong kanyang ginawang nagbigay na ako ng bangka kay Next Experiment. So muli niyang binalik. Itong pagbibigay ng bangka mga kaibigan, kung atin pong matitingnan, halos kahawig ito sa pagbibigay ng kalabaw. Halos disim ang kanyang konsepto, pero iba lang ang bagay na ibinigay niya. At ang pinakamaganda rito, sa comeback na ito, sa ngayon po mga kaibigan ay pumalo na ito ng 1 million views. Sobrang grabe, 1 million views sa loob ng 10 araw. At doon po sa kanyang Facebook account, ito po ay pumapalo ng 14 million views. Ang nakakagulat at nakapagtataka rito, mga kapatid, dahil mas lalong tumaas ang kanyang subscribers sa ngayon po, kung dati po ay 1.09, ngayon po naman ay 1.19 million views. Sobrang laki po ng inilubo ng kanyang subscribers. Ito po ay hindi pangkaraniwan sa mga vlogger na tulad ni King Lux. Bakit? Kasi ang karaniwang eksperyensya ng mga vlogger, kapag sila ay nawawala sa social media, mabahirap makabalik. Kumbaga, mabagal ang usad ng pagbabalik. No? Pero si King Lux, hindi niya naranasan yan. Bagkus, mas lalo siyang pumutok at minahal ng tao. Ang mga punto na nakita natin dito ay una, marahil dahil sa kinapanabikan siya ng tao. Pero ang malaking katanungan dyan, bakit nga ba sobrang mahal ng tao ang isang King Lux? Sa ating pungo, nakita sa kanya mga kapatid, ako po ay isang followers niya mula pa nung nag-uumpisa siyang pag-pranks. Actually, nag-follow ako sa kanya, 30,000 followers pa lang siya. At that time, nag-uumpisa akong mag-vlog. And ngayon, ako ay 48,000 followers, 1.19 million naman si King Lux. Ang laki ng agwat. Di po ba? Pero bakit ganun? Alam niyo po mga kaibigan, si King Lux kasi, yung paggawa niya ng video ay mayroon tinatawag na storyline. So hindi basta-basta. Kumbaga, kinukuha niya yung damdamin ng tao. Actually, sa social experiment niya, nabanggit niya rito, madami siyang mga piniling mga tao. Umikot siya ng buong Samar and Leyte para hanapin at dito nga itong si Tatay Talun ang kanyang napili. So, hindi basta-basta ang paggawa ng isang video ng isang King Lux. Talagang kumbaga pinaghihirapan niya. Yun ang isang punto kung bakit madali niyang nakukuha ang damdamin ng tao. Pangalawa, mayroon siyang tinatawag na koneksyon. Mula sa kanyang paggawa ng video, pinaghihirapan niya, madali niyang nababasa at naipapahayag ang kalagayan ng isang tao. Ang sitwasyon ng isang tao. So naipapakita niya ito at dahil nagagawa niya yan, mabilis siyang nakakapag-connecta sa kanyang mga followers. Dahil dyan, doon ang rason kung bakit sobrang minamahal si King Lux. Isang punto pa na ating nakita, alam niyo po si King Lux mga kapatid, ito ang kakaibang charity vloggers. Sa kanyang 1.19 million followers, bukod tanging si King Lux lang, ang makikita natin na wala siyang sponsor. Pero malaki ang kanyang mga pinamimigay dahil pangkabuhayan. So ibig sabihin, yung pong kanyang kinikita mula sa kanyang pagbablog ay siya rin binibigay niya sa tao. Wala siyang sponsor dito. Wala siyang sponsor na nababanggit. Yun ang isa sa pagkakaiba ng isang King Lux sa tao. Kaya mapapansin mo mga kapatid,
sobrang nakakataba yung mga mensahe, komento ng mga tao na nagbibigay ng una nanonood ng kanyang video. Sobrang nakakataba ang mga pahayag nila. Sobrang niyaya ang iba, nagsasabi na napapaiyak sila dahil sa comeback. Natutuwa dahil muling nagbalik ang kanilang iniidolo. At kung mapapansin natin, si King Lux, matagal siyang mag-upload. Kasi nga, gumagawa siya talaga ng quality video. So, bago niya i-upload ay talagang dumadaan sa mabusisi at maprosesong editing. Pinaglalaanan kung ba ganyan ng oras. Well, maraming salamat. Sana makarating ito sa iyo, Idol King Lux. Maraming salamat. Ako nagpapasalamat at very proud ako bilang isang waray-waray. Bilang isang waray-waray vlogger, natutuwa ako na kahit papano ay hindi mo nakalimutan ang mga waray-waray. Yung pamimigay mo ng bigas sa barangay Kabatuan ay malaking bagay yan sa mga kababayan nating mahihirap doon. Malaking impact yan sa mga kababayan natin. Sabi ko nga, sana isang araw magaya kita. Isang araw makabalik ako sa summer at makatulong din sa ganyan. Isa yan sa mga pangarap natin. So, sana magawa ko yan, King Lux. Habang namimigay ka ng bigas, sobrang natutuwa ako. Kaya ho, mga kaibigan, hindi po napaka-imposible na madali ang kanyang comeback. Hindi po napaka-imposible na madali siyang yakapin ng tao. Dahil tumatago sa puso ng bawat Pilipino ang kanyang mga video. Itong nagbigay ng bangka, mga kapatid, 14 days, 1 million views, 14 million sa Facebook. Malamang po dito, mga kapatid, eto, siguro bago matapos ang buwan ito, mga 2 to 3 million pwedeng abutin ng bidyong ito. At ang tanong, ito ang dapat pakaabangan natin. Isa na nabang comeback ng pang KGMAs ito? Maaari bang ma-interview na naman muli siya ng mga mainstream media at mapansin itong ginawa niya? Sobrang kakaiba ito, mga kapatid. Kasi ang ganyang ibinigay ay long-term program. Sabi pa nga, kung gusto mong mamuhay ang isang tao, turuan mo siyang mangisda. Para lifetime siyang kakain ng isda. Hindi sa bigyan mo siya ng isda para ma-address yung kanyang pangangailangan. Kasi pagkaubos niyan, ubos na. Pero ito, ang programang kanyang pinibigay at ginagawa is long-term program para sa mga mahihirap. Maraming salamat, Sangkay King Lux. Thank you so much. Damo nga salamat sa nimo gugma nga gimpapakita sa mga waray nun. Dako nga salamat. Maraming salamat at nandiyan ka. Pangalawa, isa din yan sa mga punto na nakakapag-inspired ka sa mga maliliit na mga vlogger katulad natin na magsumikap, maabot kung ano man ang maabot mo. Marahil hindi man natin mapantayan ang mga naabot sa mga maliliit na vlogger, nagiging inspirasyon ka. Mahirap ang maging vlogger, mahirap ang maging charity vlogger sa totoo lang. Kasi yung paggawa ng mga charity mission, ang hirap nun. Gagastos at gagastos ka ng pera para lang makuha mo yung tamang tao. Katulad sa ginagawa niya, yung pag-iikot lang niya. Malaking pera yung nagastos na niya. Pero dito, ang isa sa nakakataba ng puso, hindi niya iniisip ang gastos. Bagkus ang iniisip niya kung paano niya mabibigyan ng kasiyahan ang kanyang mga panunood, ang kanyang mga followers, and at the same time, yung tao mismo na bibigyan niya. At higit sa lahat, isa sa nakikita natin, yung gratitude. Alam mo, kung babasahin lang natin yung kanyang mga mensahe sa Facebook account niya, sobrang nakakatuwa. Dahil patuloy siyang nagpapasalamat kay Tatay Dalon. Nasabi niya, kung hindi dahil sa kwentong yun, hindi panunuorin ng tao ang ganyang video. Isa sa napakagandang attitude ng isang vlogger na ang kredito ay hindi niya inaangkin pansarili, kundi ibinibigay niya sa taong naging kaparti ng kanyang video. Maraming salamat, Idol King Lux. Susubaybayan ka namin sa inyong mga video. At mga kaibigan, kung hindi pa ninyo napanood itong 1 million comeback video ni Idol King Lux, nasa baba po ang link. Panoorin po ninyo.
At mayroon din po siyang Facebook account, King Lux Official. Puntahan po natin kung kayo po ay mga FB account, nandoon din po. Ako po si Taong Gala, mga kaibigan, at sana po ay isama din po ninyo. Kung inyo pong mararapatin, isama na rin po ninyong isubscribe ang ating channel, Taong Gala. At syempre, pindutin na pin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video. Ganun din po mga kaibigan, akin pong inilalapit ninyo ang ating pong mga charity vloggers na sila Ka-Business Official at Papa Dins. Huwag nyo din po natin kalimutan pagkat sila ay patuloy na umiikot sa lansangan para magbigay ng mga tulong sa mga mahihirap na nasa laylayan. Miguel Love shoutout po sa ating mga kababayan at mga kasamahan sa social media na patuloy na sumusuporta sa atin. Team Ayuda Revive, Miguel Love shoutout dyan. NSB Official at Ate Ligaya. Team Vornibol, Sir Lee, Admin Vornibol, Criselda Whitey, Kapangarap, Nilo Magday, si Nel Moto Vlog, Sumpay Buhay, ayan, Nito Lizara Room, Miguel Love shoutout sa iyo kabayan. At siyempre mga kaibigan, ang atin pong Team Budol, Busal, MB Survivor, Charms Joy, Kuya Badung, at Francia, Miguel Love shoutout. Ang atin pong Team Banana, Tropa Raul, Miguel Love shoutout sa iyo. Ang atin pong Team Legit, Miguel Love shoutout po sa inyo, sa mga Team Legit niyan, Ken Celesti, The Shining Pilipina, si JM Official, Miguel Love shoutout. Siyempre kay Beautify Vlog, Miguel Love shoutout dyan sa inyo. Alright, May Lusada, Miguel Love shoutout. Kabalbun, Ribas, 09, Miguel Love shoutout. Sa ating pong mga kaibigan, Nikael Vlog, Boostic Technician, Miga Boost Technician, Miguel Love shoutout po sa inyo. Summer Vlog, ayan, Miguel Love shoutout sa iyo. And of course, sa ating pong Team Pima, kay Zremstrat, Everyday Monday, Miguel Love shoutout. Kay Rakitira sa Taiwan, Boss Rapi Mapagmahal, Verby Moon, Miguel Love shoutout sa inyo. At kasama din po mga kaibigan sa ating pong pinapasalamatan, ang ating pong mga kaibigan na nagpindot ng ating subscribe button o yung pong ating membership button, yung pong ating members channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pong channel. Thank you so much, of course, sa ating mga kaibigan. Ito po sila, atin pong banggitin at pasalamatan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Joselito Masibak, De La Torre Vlog, The Sestive Siblings, Normenda De Leon, Maldita Pasaway, Lin Herakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joe Daris, Vicky TV, Ken Celesti, Juan Channel, Rinaldo Serafin TV, Welver Machua, Clarita Di Mayuga, Triple E Motovlog, Onika Angel, Crisel W, Bundok Tralala, Dat Gonzalez, Jocelyn Reños, Los Bimin, Man, My Mother's Diary, Wandering TV, Amap Ba Almero. Miguel Love shoutout din po kay Maestro Waray, Marlon Sbag, Fernan Fabregas, at kasama na rin po dyan si Jonathan Cano, ang aking kababayan at ang iba pa nating kasama sa Waray Waray Vlog. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Taong Gala. Hanggang sa muli po. Mabuhay po tayo.